Mate, good day. Itong video na to tungkol to sa Epan, yung pre-arrival notification. Requirement to, required to pag pumunta kayo ng Singapore. And kailangan nyo i-submit to 24 hours before arrival. Pag wala kayo, hindi kayo nakapagsubmit nito, medyo problema yan kasi hindi kayo papapasukin sa Singapore. Itong Epan version 9 na to, dito mo makikita yung reporting form ng Epan. Ito eh, galing sa agent to. Ito sila magpo-provide nito. Automatic yun bago kayo dumating ng ng Singapore. So, ang pag-open naman nito, i-double click nyo. Tapos, i-double click ulit itong version na may folder na 9. Ito, nandito yung form. Kaya lang, bago nyo buksan to, kailangan nyo i-convert siya sa HTA. Right click nyo lang, tapos click rename. Tapos, palitan nyo to ng HTA. HTA. Tapos enter. Ayun. So ito na yung bago niyang icon, naging square na. Dati kanina sign ng Chrome yan eh. Ito. Pag lumabas to, i-copy paste niyo sa desktop para doon kayo mag-fill up. So mga mate, ito na siya ngayon, nasa desktop na siya. So pwede mo na siyang i-open. So, ito na siya. Ito yung form na pipilapan nyo. Yan. Nakalagay dyan. Pre-arrival notification PAN. So, ito yung mga kailangan, lahat ng mga box na to na kailangan lagyan nyo yan. Kasi pag hindi nyo kinumpleto, hindi nyo mapapadala yan, yung arrival report nyo. Alam ba, ang IMO, lagay nyo 9910. Tapos ang barko mo, araw. Flag, Panama. Okay, flag, Panama. O kaya, Bahamas. Yan, lang yan. Tapos, ship's type, bulk carrier. Call sign, 12345, 1234. Drop. Kaya nyo, kung 6 meters, 7 meters, 6.5. Airdrop, lagay nyo dito. Kung halimbawa, airdrop nyo, 36. Tapos si Marsat number, basta i-kompletuhin nyo lang yan kung ano yung tinatanong dyan. Tapos, pag kompleto nyo na lahat yung mga boxes, pwede nyo lang i-save. Kaya siya nga pala ito, pag maglalagay nga pala kayo ng date, hindi nyo pwede tatypin ng diretso rito kasi hindi nyo mag-i-error yung pag pinadala nyo. Kailangan ito i-click nyo, yung naka-highlight na D. Yan, dyan kayo kumuha ng date. Halimbawa, pecha 18, ito lang, oh. So, ito yung date niya, 18-04-22. Ngayon, yung time niya, wala namang ganito, eh. Kaya, yan ang itatype nyo ng by, manually. O, yan, katulad yan, 12-00. Yan, kunwari, eta nyo, yan. Ayan na. Ngayon, ang departure date, ganun pa rin. Click nyo itong D. Lagay nyo yung date. Halimbawa, 21 naman ang alis nyo, 22. Tapos yung time, 06. Okay, interest na. Scroll down nyo ulit, tapos tignan nyo pa ulit. O, ito naman yung list of 10 ports. Lagay nyo lang yung arrival, departure, security level number 1. Kailangan pilapan nyo hanggang 10 port of call. Tapos dito, ganun din. Ito naman, ito yung ship-to-ship activities, yung bunkering, yung mga interfaces na tinatawag nila. So, pagka nag-bunkering kayo, lagay nyo rito. Tapos, departure. Yung security measure applied to remove. Yan, ganyan lang. Tapos, pag natapos, napilapan nyo na lahat yan. I-save nyo ngayon yung ginawa nyong lahat ng data.
Okay, ito siya. Oh, ayan, save. Pero bago niyo i-click 'yan, mag-type muna kayo ng ship's name, araw. Tapos lagyan niyo lang period dot. Saka nyo i-save, kasi pag hindi nyo nilagyan ng araw dot, hindi lalabas ng automatic yan dito sa desktop. So kailangan lagyan nyo ng araw dot. So pag nasa, pagka kinilig nyo to, kinaklik yan, lalabas yan ganito. Ito, andito na siya, araw dot to. So nandito na yung mga data na save nyo. Kung gusto nyo balikan uli, gusto nyo double check kung tama yung ginawa nyo, i-browse nyo. I-browse nyo, tapos i-click mo itong load para makita nyo yung ano, kita mo ha. Kung mo itong iba, walang laman yan, walang laman ito ha. O. Pagka nag-browse kayo, magkakaroon na yan. Kasi nga, sinave nyo kanina eh. Ito, browse. Desktop. Tapos scroll down nyo, hanapin nyo yung araw dot. Ito, ayan, ano siya, araw dot o. Oh. Highlight nyo, tapos open. Ito na siya, pumasok na siya. Ito, araw dot. Ito siya, ayan. Tapos click nyo yung load. O, ayan, nakita nyo. Pan pre-arrival notification, file is loaded successfully. Click nyo lang yung OK. Tapos check nyo kung nandun na yung mga yung dati yung in-entry. Oh, ayan na siya. Oh. Andiyan na lahat. Oh. Ayan, oh. Araw, Philippines, General Cargo, Owner. Eta nyo sa pilot station. 10 list of 10 ports. Ayan na. Oh. So, ibig sabihin, pwede nyo na siyang ano, i-send sa email. Pero kailangan i-final save nyo. Halimbawa, ito na uli siya. Final save. Ayan o, nakalagay dito. To submit the PAN to the MPA, please follow this step. Ito yung step niya. Basahin nyo lang yan o. Click on the select folder button, select folder or key. O, diba? So, ilagay nyo rito. Bago nyo i-final save, maglagay muna kayo ng ship's name, araw. Pero instead na dot naman siya, XML naman. For sending to, pagka ano, XML. So, pag pinindot nyo yan, pagka kinilig nyo to, mga ano yan, lalabas yan sa yung attachment sa desktop. Diyan ha, i-click ko itong final save. Ha? Tignan yung mangyayari. Ayan o. Ayan, nakalagay siya. O. Araw XML. XML span document successfully generated. Please attach the araw XML in the email to MPA for the PAN submission. So, i-click nyo lang OK. Tapos, tignan nyo sa desktop yung XML. Ito na siya o. So, XML, ito na siya. Pag nakita nyo na dito, i-attach nyo yan sa email nyo. So, i-open nyo yung email nyo. O, ayan. Tapos, yan yung Singapore, yung ano nung Epan. O, ito na siya. To Singapore. Tapos, MPS Gov, ano. Tapos, yung gawin nyo, i-attach nyo. Attach file. Browse. Browse desktop, hanapin niyo yung .xml. So, ito siya. O, yan. Tapos, i-insert nyo. Click insert. Tingnan nyo, pag in-insert ko, ha. So, ito na siya. O, dito na siya. Araw, XML. So, pagka nandito na, padala nyo na yun. Padala nyo na sa, i-send nyo na lang. Ito, click nyo yung send. Automatic yan, papadala yan. So, after na napadala nyo, magre-reply yung ano, yung EPAN sa inyo, yung EPAN Singapore. Sabi, nakalagay doon sa mensahe niya,
receive your Epan report in order. So, pwede ka lang ano, mag-proceed ng Singapore. Ganun lang mga mate. Step by step lang, lang. Gayahin nyo lang itong ano, sundan nyo lang itong video ko para hindi kayo malito. Tapos paki-subscribe na lang kasi may mga ibang video pa rin ako na about berthing and unberthing. Kung gusto yung medyo magkaroon ng idea kung paano mag-self-pilotage, pwede nyo naman panoorin yun. May mga tips doon na pwede nyo mapulot. So, hanggang dito na lang ako mga mate. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you. So, kung gusto nyo makakuha ng tip para mag-birth ng